morning po sa ating lahat. Let's start our day with an attitude of gratitude. Lagi po tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Halina po at sama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito. Dito lamang po sa Si Jesus Ay Kasama. Amen! Sa Diyos po tayo patuloy na magtiwala. Siya ay tapat kailanpaman. Ang ating pong devotion sa umagang ito ay nagpapahayag na ang ating Diyos ay ang walang hanggang Diyos. The Everlasting God, El Olam. At ang teksto pong ating pagbabatayan ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis, Kabanata 21, Talata 33. At ganito po ang sinasabi. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beerseba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Abraham planted a tamarisk tree in Beerseba and there he called on the name of the Lord, the Eternal God. Sa atin pong teksto, unang inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang ang walang hanggang Diyos. Sa sandali pong ito ay nais ko pong basahin sa inyo ang mula sa
talata 22 hanggang 34. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panhong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Picol, pinuno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawin mo'y, gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati na ang aking lahi. Kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman iyon, bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa at baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na sa akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beerseba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila, nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beerseba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Gaano nga po ba kahaba ang forever? Maari po nating pahintuin ang ating orasan kapag tinanggalan natin ang battery. Pero hindi po natin mapapahinto ang oras. Sisikat pa rin po ang araw sa umaga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-andar ng oras, anuman ang ating ginagawa. Kaya, imagine na lang po natin kung gaano kahaba ang forever. Ang pagiging walang hanggan ng Diyos ay mahirap arukin ng ating pangunawa. Sabi po sa Awit 90 verse 4, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Sa sandali pong ito, balikan natin ng maikli ang buhay po ni Abraham. Nang tawagin siya ng Diyos ay mayaman na siya ng mga panahong iyon at iniutos na ni Yahweh na lisanin niya ang kanyang bayan at magtungo sa lugar na ituturo sa kanya ng Diyos na kung saan hindi niya ito alam at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya doon, sa lugar na iniuutos sa kanya na gawin niyang tirahan. Batid nating sinunod niya si Yahweh. Siya ay pinagpala ng yamang materyal at sa panahon na hindi na nila inaasahan ni Sara na sila ay magkakaanak pa dahil sa kanilang gulang, ay di ba po doon sila biniyayaan ng Diyos. Ito nga po ay ang batang si Isaac na hiniling din sa kanyang ihandog niya. At nang ihahandog na niya ay inawat siya ng anghel. At nagpadala ang Diyos ng tupa na ihahandog kay Yahweh kapalit ni Isaac. Napakamasunuri ni Abraham sa Diyos ano pat siya'y pinagpala ng lubos. Kaya naman balitang balita ang pagiging blessed ni Abraham. Kaya si Haring Abimelech kasama ni Picol, ang commander ng kanyang army ay nagtungo kay Abraham upang makipagkasundo po. Kinikilala ni Abimelech na pinagpapala ng Diyos si Abraham sa lahat ng gawain nito. Ang sabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Kinikilala ni Abimelech na makapangyarihan ang Diyos ni Abraham at nalulugod ang Diyos kay Abraham dahil lubos itong pinagpapala. Nakipag-alyansa sa kanya ang hari dahil batid nito na makapangyarihan ang Diyos ni Abraham. At nakapagsumbong pa ng malaya si Abraham, hindi po ba, kay Abimelech at pinaburan naman siya ng hari. Ngunit sabi po sa verse 25, nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. At ang sabi po ni Abimelech, hindi ko nalalaman iyon, bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? At nagkasundo po ang dalawa, binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa't baka at ibinukod naman ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. At ang kahulugan po nito ay bilang pagsang-ayon ni Abimelech kay Abraham na ang balong iyon ay kanya na. Kung kaya't Beerseba po ang tinawag sa lugar na iyon. Sa verse 33 po, nagpapakilalang muli ang ating Diyos
Siya ay si Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. El Olam. Nung nakaraang linggo po, Yahweh Nisi, di ba? Si Yahweh ang aking watawat. Kay Moises ang pakikipaglaban nila sa mga Amalekita. Ngunit ngayon po, siya naman ang walang hanggang Diyos. El Olam. Pagkaalis niya ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beerseba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon pong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo. Maging ang hari ay makikipag-alyansa po sa taong sa Diyos ay nagtitiwala. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, walang hanggan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya po ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob na nagpala sa kanila at buong lipi ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya't sa Kanya lamang po tayo umasa. Manampalataya po tayo sa Kanya at huwag po tayong mag-alinlangan. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verses 1 to 2 at verses 8 to 12. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lunsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din po sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Mga minamahal, ang kabatirang ang ating Diyos ay ang El Olam, the Everlasting God, ay nagpapatatag sa ating pag-asa. Tumutulong po sa atin upang makakope sa buhay na ito na punong-puno ng pagbabago. Maranasan po nawa natin ang kapangyarihan ng ating walang hanggang Diyos. Lagi po nating nasain na magbigay kaluguran sa ating Diyos. Maging ang mga makapangyarihang tao ay makikipag-alyansa sa isang taong nananampalataya sa walang hanggang Diyos. Sambitin din po ng ating mga labi ang panalangin ni Moises. Sabi po sa Awit 90 verse 12, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Kung nadadown po tayo dahil ang mga taong inaasahan o malapit sa atin ay nagbago, alalahanin po natin ito. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. Siya ay nagmahal sa iyo noon, patuloy na magmamahal, at nagmamahal sa iyo na katulad pa rin ng dati. Hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig at kabutihan. At habag, hindi rin po kumukupas. Nawa ang ating pong buhay ay magbigay kaluguran sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyong pagpapakilala na kayo ang walang hanggang Diyos. Pinatitibay po nito ang aming pananampalataya. Nagbabago ang panahon, lumilipas ang panahon, ngunit hindi po kayo nagbabago. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Kaya sa iyo lamang po namin nilalagak ang aming buhay. Wala pa ang nilikha, Panginoon, naririyan ka na po. Pawiin niyo po ang lahat ng takot sa aming puso. Dinadalangin ko po mga kapatid namin nasa online ngayon, ano man po ang mga
alalahanin, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, sapagkat ikaw ay walang hanggan, walang kaparis ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Wala kaming ibang Diyos na kinikilala at inaasahan, kundi kayo lamang. Hipuin niyo po ang kanilang mga suliranin, kilusan po ninyo, ang mga may karamdaman, pagalingin po ninyo. Dinadalangin namin, Panginoon, patuloy ninyong kilusan ng aming bansa, pagpalain po ninyo. Ang iyong iglesia, Panginoon, buklurin niyo kami ng pag-ibig. Ang digmaan, Panginoon, sa magkakabilang dako, Panginoon, ng iba't ibang bansa, nawa matigil na po at maghari ang kapayapaan. Lord, sa sandaling ito, nilalapit namin ang mga may kaarawan, pagpalain niyo po sila ng mahabang buhay na may paglilingkod sa iyo, gayon din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po sila ang kanilang buhay at pagsasama. Ito pong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Have a No Fear Thursday. Kasama po natin ang ating L.O. Lang, the Everlasting God. Muli po, happy birthday sa lahat ng may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ngayong araw na ito. God bless po. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Sa Webis po muli. God bless po.